Listen up, yo. Linie, linie, show. Listen up, yo. Linie, linie, show. Listen, listen up, yo. The linie, linie, show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Wala pinipili, basta pili Pilipino. Listen, listen up, yo. The linie, linie, show. Humahalik sa'yo, chick. Parang ex-no. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Ang kasama natin ngayon, simple lang, ang pangalawang pangulo ng Pilipinas, si VP Lenny Robredo. Boom! Ay Ali, salamat hello po sa pag-imbita. Opo ma'am, hello po. Unang tanong ko sa inyo ma'am, kumain na po ba kayo? Kumain na. Galing ako sa isang meeting sa labas, Ali. Kaya kadadating ko lang nga, kumain na. Ay, ayun. Sakto, ma'am, at ano, pampa-relax nyo lang tong kwentuhan natin. At ano, ma'am, finally, makakabawi na po ako sa inyo sa pagtatanong. Kasi hindi pa po ako makaget over dun sa pag-guest ko sa podcast nyo. At ma'am, congratulations po sa podcast nyo na alam ko na mamayagpag ngayon sa, ano, sa charts. Maraming salamat. Opo, yan. Ayun ma'am, ano po ba ma'am? Pagka ganitong oras, nagkakape po ba kayo o nagtsatsaa o nagtutubig lang? Hindi, yung sa akin Ali, nagkakape lang ako pag umaga. Mm-hmm. Kasi grabe yung aking acid reflux. Mm-hmm. Tapos dati, whole day, nagtsatsaa ako. Dati yon. Pero ngayon, nililipat-lipat, pinapalit-palit ko na yung tsaa saka sa labat. Ay, oo, oh, nakikita ko po yung sa salabat. Mukhang mahalaga yun, ma'am. Oo. Saka ngayon kasi umiba. Parang umiba yung dynamics. Umiba yung dynamics. Kasi kung dati, siguro yung dalawa, tatlong speeches a day, heavy na yun for us. Pero ngayon, dahil virtual lahat, wala kaming hinihindian. So, dati nag-average kami mga 60 a week. Opo. Yung ngayong week, 75 yung speeches namin. So, yung salabat, ano talaga, indispensable. Salamat sa salabat. Yan. Maraming salabat. Nakita ko nga po, ma'am, grabe talaga ang dami yung ano, speaking in, parang mga speeches nga po, ano, parang virtual messages. Opo. Eh, dahil nga po nabanggit nyo, ma'am, ano, parang napakarami yung ginagawa. Hindi lang naman yung pagre-record ng mga virtual messages. Nakikita ko talaga. Lumalabas kayo. Nandito pa nga po. Nakikita ko nga, parang dito lang kayo malapit sa amin, sa Novaliches eh. Ah, oo. Diyan yung aming Vaccine Express ng QC. Nandiyan kami Monday and Tuesday of last week. Oo nga po. Sayang eh. Kung wala lang masyadong anong lumabas, talagang sana tatambay ako sana kasama sa isa. Or makiki-volunteer po ako dyan. Kasi super lapit ko lang po dyan sa may Robinson's Novaliches po yun. Robinson's Novaliches. Opo. Given po yan, ma'am, ano, ang dami nyo pong ginagawa, loob, labas ng opisina, sa pagka-busy presidente nyo. No, may oras pa po ba kayong makapag-relax? At kung meron po, ano-ano pong activities ang ginagawa nyo to unwind? Actually, ngayong pandemic, mas maaga kasi ako nakaka-uwi eh. Kasi before the pandemic, never akong umuwi na maliwanag pa. Talagang pag lumalabas ako dito sa office, madilim na lagi. Kasi tuloy-tuloy yung bisita, tuloy-tuloy yung mga ginagawa. Pero during the pandemic, naging very conscious kami sa oras. Kasi sinashuttle namin yung mga staff. Sinashuttle namin yung mga staff para hindi sila nagpa-public commute. So, kailangan, alas 5, umalis na sila kasi marami pang ihahatid. Eh, pero kung andito kasi ako sa opisina, hindi din sila gumagalaw. Ayaw nilang umalis na nandito pa ako. So, ngayon, I make it a point, although may mga exceptions pa din. More days na nakaka-uwi ako by 5 o'clock. So dahil maaga ako nakaka-uwi, nakakaluto ako ng dinner, although most of the time si Aika na yung nagluluto. Pero pag libre, pag maaga talaga ako, nakakaluto ako ng dinner, marami ako laging paperwork na dala pa uwi. Nagpe-paperwork ako sa harap ng TV. So kung ano-ano lang, paminsan YouTube, paminsan Netflix. Mm.
Nakikinig po ba kayo ng music, ma'am? Ano po bang music ang pinapakinggan niyo? Meron ba kayong favorite artist or band na pakinggan? Ako, bihira ako makinig ng music except pag matutulog na. Nagsa-Spotify ako pag matutulog. Although lately kasi laging podcast yung mga pinapakinggan ko eh. Pag matutulog na. Pero pag nakikinig ako, iba-iba. Depende sa mood. For the longest time, mahilig ako sa classical. Kasi yung mga anak ko nagpa-piano eh. So, ang attraction sa akin ng classical, malakas. Pero yung mga band kasi very varied. Halimbawa, nagbi-BTS ako dahil si Jillian Army eh. So, damay-damay lang ako. Pero ako mismo gusto ko ng Coldplay. Marami naman akong gusto. So, ano siya, yung spectrum ko pagdating sa music, medyo wide. Yun. Ma'am, kapag ano po, safe na pong lumabas o kung may oras po kayong makalabas, no, sinong artist o anong banda yung una niyong pipiliing mapanood ng live? Kahit sino. Ako Coldplay talaga. Wow. Kung foreign Coldplay kasi hindi ko pa sila napapanood kasi mahal ang ticket eh. Mahal yung ticket. So, hindi ko pa sila napapanood. Pero yung local, ang dami ko din gusto. Ang dami kong gustong local. And in fact, karamihan sa mga napapanood ko talaga local. Lalo na nung wala pa ako sa politika. Every time sa Naga kasi, di ba, bihira naman. Bihira magkaroon ng concert. Naalala ko dati, pag fiesta, yung September kasi fiesta month yun sa amin. Yun yung time na may mga dumadating na local. Mga local artists. Naalala ko, pumunta sa amin si Gary Valenciano, si Regine, si Sara Jeronimo, si Martin Rivera. So lahat ko yung pinanood. Pumupunta talaga kayo dun, ma'am, ng live? Oo, nanonood ako sa gym. Wow. Nagko-concert sila sa gym. May asawa na ako at mga anak. Eh palibas, sa probinsya eh. Probinsya, so hindi naman sa amin readily accessible yung mga concerts. So, pag may dumadating na artist, nanonood talaga ako. Yun. Speaking of, ma'am, kumakanta po ba kayo? Hindi. At inunahan na agad ako, papasample sana ako, ma'am. Yun yung talent na wala ako. So, pag alam mo naman sa politiko, di ba, advantage sana yung may boses para pag nasa gathering ka, meron kang pwedeng gawin. So, ako, mas sumasayaw na lang ako. Yung sayaw na pambarangay, ha? Mga cha-cha, kesa kumanta. Sakto, ma'am. Nasa podcast po tayo. Pwedeng-pwede po kayo mag-sample ng sayaw. Hindi, ang saya. Ali, ang saya. Sa amin, at tingin ko, happy naman na naranasan ko yun. Yung asawa ko kasi six times nag-election na mayor, eh. So talagang sabak ako sa mga sayawan sa barangay. Ma'am, sakto yung TikTok talaga ata sa inyo. Ma'am, speaking of ano rin ha, sabi nyo kasi nakikinig kayo bago matulog, pampatulog. Mm-hmm. Meron ako irereto sa inyo. Ano yan? Pinakabagong musical channel for kids. Music channel for kids. Yung Paddy Rock. Oh my God. Nako, pinafollow ko sila. Nice. Pinafollow ko sila. Sobrang fan ako ni Sab saka ni Jim. So, pinafollow ko sila pati yung mga bata, si Pancho saka si Vito. Matagal ko na silang pinafollow. So, alam na alam ko yung channel nila. Ayun. Ma'am, nabanggit nyo rin po yung yung pista. No, sakto po, pista kayo yun. No? Naalala ko po tuloy kasi naka-attend na ako ng pista ng Peña Francia. Talaga? Opo, mga 2013 yun, ma'am. Nakabisita ako sa Naga. Tapos, sumama po ako sa prosesyon. Tapos, pagkatapos pong mamanata, no, at makipagsiksikan dun sa libong tao na nakapaa. No? Sa isang, naalala ko po, sa isang bahay na may kainan. 2013 ata to eh. Sa isang bahay, pinakilala po kayo sa akin ng kaibigan ko na si Punch na nagenyo. First time ko po ata kayo talagang nakaharap at nakausap noon. Tapos yung naalala ko po, tinanong nyo sa akin, kumusta ang experience mo sa prosesyon? Tapos yung sa sobrang pagod ko po at nabigla siguro ko, yung sagot ko po sa inyo, ito lang yung sagot ko, nag-hand sign ako na
na-rock on. Alam mo, parang naalala ko yan, Ali. Naalala ko na may mga kasama si Pancho na mga kaibigan. Opo, tapos nung nag-handsign ako ng rock on, parang hindi nyo po ata naintindihan yung ibig sabihin, kaya tinanong nyo po dun sa mga, ano ibig sabihin ng batang yun? Ba't naka-rock on siyang ganun? So, ngayon ko po ikaklaro, finally. After 7 years, 8 years na pala, no? Ang ibig sabihin po nito mamaya, no? Okay na okay po, kahit pagod na, fight pa rin. Yan. Oo, naalala ko after the procession dun eh. Opo. Buti na lang ma'am eh, kahit na sobrang pagod ko noon, hindi na ako nakapagsalita. Sobrang sarap ng mga nakahanda na pagkain. Oo, masarap yung Bicol food. Oo, grabe ma'am, nakakamiss talaga. Pero bukod dun sa mga pagkain nyo na nakahanda dun, may naaalala ako na isang kinainan namin eh, yung isang kainan ng kinalas. Oh, ano yun? Yung kinalas, original yun sa Naga. And until now, every time na umuwi ako, hindi ako bumabalik na Manila na hindi kami kumakain ng kinalas. Meron po akong particular na kinainan na ang sabi sa akin ay dun po madalas magmerienda si Sek Jess. Ano yun? Alam ko na kung nasaan yun. Malapit yun sa bahay namin. Opo. Yung kinalasan, yung ano siya, sobrang simple lang, parang kubo. Parang kubo po, para siyang halos parang karinderya lang. Na-try ko po doon. Malapit yun sa bahay namin. Yung si Jess kasi dati, lagi nagbibisikleta. So, pagkabisikleta niya, doon yung punta niya. Ang tawag namin kinalasan eh. Opo. Grabe nga eh, naalala ko parang may... Kasi mukha yun, di ba po, ng baka ata eh. Nandun na sa gilid yung cheek. Cheek ng baboy. Ay, ng baboy pala. Opo. Tapos parang may special matamis na sauce na nilalagay. Ay, grabe, nakakamiss. Siguro yung mga nakikinig na taga Bicol or nakabisita sa Bicol. Alam nila yon. Alam na alam nila. And ma'am, alam ko po, syempre, deboto po kayo ng ina ng Peña Francia po. Mm-hmm. Paano po kayo, nagdaan na po, paano po kayo namamanata ngayong pandemic at hindi naman po kayo makasama sa prosesyon? Yung ano kasi, yung Peña Francia, bigyan ko lang ng context ng konti, Ali. Ano yon? Since bata pa kami, lalo sa akin na nasa Catholic school kami, bata pa kami, kasama na talaga kami sa prosesyon. So, ito something na tumanda kami, na kabahagi na sa amin. So, ang prosesyon sa amin, ilang beses yun eh, in a span of 9 days. Kasi 9 day yung novena. So, nagsastart siya sa day 1, natatapos siya sa day 9. So maraming procession yun in between. So nung biglang nag-pandemic, grabe yung effect sa amin. Parang sa amin kasi yung Peña Francia, hindi na lang kami makauwi ng ibang holidays, hindi na lang kami makauwi ng Christmas, pero sa Peña Francia, uuwi kami. So nung nagka-pandemic, 2 years na, 2 years na nawalang regular activities, dito na lang, sa YouTube na lang, nag-a-attend kami ng Novena Masses. So, dalawang klaseng Novena Masses yung ina-attend namin, yung Holy Face, saka yun yung first week, Holy Face, tapos yung second week of September, Peña Francia na. So, nakumpleto ko naman. Nakumpleto ko this year yung 18 days. It's not the same thing, pero... para kasing may anchorage ka din eh, na kahit wala siya, at least nakakasali ka pa din sa isang community, parang community activity. Grabe ma'am, ako naalala ko nga talaga yung punta ko doon. Ramdam ko yung devotion, yung mm-mm. yung passion ng mga tao doon, yung energy nila. Kasi nga nakiisa talaga ako doon sa pagtutulak. Hindi lang ako umabot doon mismo sa main. Kasi grabe ma'am, eh, talagang kakapitan kayo sa shoulder. Tapos parang may magsi-signal ka rin doon sa mga kasamahan mo. Pagpapasok ka at saka paglalabas ka kasi kapag naipit ka na ganun. So grabe yung kumbaga talagang parang out of body yung experience. Para siyang Nazareno. Para siyang Nazareno. Pero sa amin kasi over the years, nagkaroon na kami ng maraming pinagdaanan. Kasi yung sa amin, merong land, tapos merong river. Yung fluvial po ata. Yung fluvial.
Many years ago, sa yung fluvial procession sa amin, meron kami isang bridge na nagiba na maraming tao, ang daming namatay. Tapos eto namang land, maraming beses na nahulog yung image. So over the years, nag-evolve na din yung design na mas ano siya, mas safe, tapos mas friendly din sa devotees. Halimbawa, hindi ko alam kung napansin mo, pero may isusuot kang some yung particular color ng shirt. Mm-hmm. Yung isusuot mong particular color ng shirt, naka-indicate yon kung anong part ng city ka papasok. Kasi kung ibang color, hindi ka pwedeng pumasok. So parang ano din, nagbibigay sila ng mga permits. Mm-hmm. Na eto, halimbawa yellow shirt sa segment na to, puno na to, so hindi ka na dito pwede. Doon ka na sa green, kasi dito sa green ang meron pang space. Hindi naman yun 100% na nasusuot, pero parang nagkaroon siya ng parang order, parang semblance of order. Mm-mm. Yung ginagawa na nila yon. Ang galing, ma'am, ano? May color coding pala. Mm-mm. Kaya pala strategic dati na nagtayo kami ng maliit na kiosk doon, nagtitinda kami ng t-shirt. Naalala ko yun. Sa isang eskwela ata kami nagtinda. Oo, tama. Naalala ko na yun. Parang may bazaar ata. Doon yun nagtinda kami. Yun. Pero nakakamiss nga na ano, makabalik ulit. Sana kapag mas maayos-ayos na. No, opo. Ngayon, ma'am, ano po? Punta naman tayo sa ano lang, kwentong bahay. Buhay nanay. Ano? Siguro, ewan ko kung baka naitanong na rin po sa inyo, pero bilang nanay po ba? Natanong ko pala to kay Aika. Titignan ko po kung bangga yung sagot ninyong dalawa. Bilang nanay po, masasabi nyo bang mas stricto kayo? O mas kayo yung tipong parang cool na kabarkada na nanay, kabarkada ng mga anak? Ako tingin ko depende sa stage ng buhay nila. Hmm. Nung lumalaki pa lang sila, sobrang stricto ako. Ako ngayon bad cop para sa kanila eh. Pag nagkakwento ngayon yung mga bata, how I was. Nung growing up sila, para akong ano, tiger mom talaga. Mm-mm. Yung tinitingnan ko yung lahat na assignments, nagtutor ako. Pag nagpa-piano sila, nakabantay ako. Ewan ko kung dumaan ka ng common alley, pero si Tricia sa kasi Jillian, dumaan ng common yung nag-answer sila ng common, iyak sila ng iyak, pero nakabantay ako, so hindi sila pwedeng huminto. So noon, ganun ako. Pero nung lumaki na sila, lalo na nung college na, nagkaroon na ng trabaho, sobrang cool na ako. Mas confident na ako na na-instill ko naman sa kanila yung mga dapat nilang dumaan na alaman. Oo, sobrang chill ako. Sobrang chill ako, nanay. Wala akong mga bawal. Actually, pag lumalabas nga sila, natutuwa pa ako kasi mga hindi pa lalabas eh. So, nung panahon din ba na yun, ma'am, sabi niya pa, may pagka-bad cop kayo. Si Sek just ang good cop ba nun? Talagang, siya talaga ano, yung indulgent father. Takbuhan ng mga bata kapag ano, may gusto or pag napagalitan, takbo kay daddy. Oo. Saka nagre-reklamo ako sa kanya eh. Nagre-reklamo ako sa kanya na sasabihin ko, ano ba? Tapos parati niya akong sinasabihan na pagbigyan mo na ako kasi lagi naman akong busy. Pag andito ako sa bahay, pagbigyan mo na ako sa mga bata. Ma'am, ito, sana okay lang sa inyong sagutin ito. No? Pero kayo po ba, stricto ba kayo sa mga manliligaw ng mga anak nyo? Never, hindi. Wala akong pinakialaman. Parati naman akong confident. Actually, yung mga nakilala ko, lahat naman ako boto. Basta sabihin, agree naman ako sa choices ng mga nila. Yan tingin ko kasi Ali, ano eh, kilala mo naman si Aika, di ba? Yung mga kapatid niya, ganun din. Ang gusto ko lang sabihin na tiwala naman ako na hindi sila papasok sa isang sitwasyon na pagsisisihan nila in the end. Mm-hmm. Siguro that much I can say. Hindi ko naman sinasabi na hindi sila magkakamali. Kasi wala, sino ba naman tao hindi nagkakamali? Pero sigurado ako na in the end, ang pipiliin pa din nila yung isang bagay kung saan sila mapapabuti. May tiwala na rin kasi, Babe, no? Dahil nga napalaki nyo silang mabuti. By the time ngayong may edad na sila at may sarili ng pag-iisip, tiwala na mag-decide sila ng mabuti. Yun. Si Sec Jess po, umabot po ba siya sa ano, ma'am, sa may manliligaw na nakilala niya? Oo naman.
naman, mukhang oo naman. Kasi 24 na si Aika at that time eh. Mm. Nung namatay siya, 24 si Aika, si Trisha 18. Ang naalala ko lang, si Jess was very close eh, to the kids. So mahilig siyang magkausap. Mm. Yung hindi pinapagalitan, pero siya yung parent na masipag kausapin yung mga bata. Mm. So never kasi, siya may issue. Opo. Kasi nakilala po si Sec Jess din sa Chinelas leadership eh. Iniisip ko lang po kung may inabot ng Chinelas dun sa mga manliligaw. Wala naman yata. Wala naman po. Wala naman po. Okay. Eto ma'am, syempre iba na rin yung sitwasyon nyo ngayon. Mabigat yung trabaho. No? Paano nyo po na babalansi pa rin bilang nanay sa bahay na lumalaki pa ang mga bata, ano, at yung pagiging nanay nyo rin, sabihin na natin, sa bayan po, paano nyo siya nababalanse? Ako tingin ko kasi, Ali, practice din eh. Meaning to say, for the longest time, maliliit, wala pa nga yata akong anak, kami palang mag-asawa, lagi na talagang hectic yung aking schedule. Okay. Kasi nagtatrabaho ako, nag-aaral ako, kasi di ba nag-law school ako, may asawa na. Opa. So nagkatrabaho akong full-time, naglo-law school ako, tapos asawa pa ako ng mayor, so may mga social obligations, so nagkaroon ako ng anak. So parang sanay ako sa pag-compartmentalize ng maraming bagay. Sanay ako doon sa lahat na ginagawa ko, meron ako naka-budget na oras. So nung nag-congresswoman ako, kasi yun yung una kong political position, hindi na sa akin mahirap. Opo. Hindi na sa akin mahirap kasi sanay ako, maaga ako gumigising. Sanay ako na kahit may obligasyon ako sa labas, yung mga trabaho sa bahay, ginagawa ko pa din. So never siyang naging difficulty para sa akin. May time po ba ma'am na parang mas naging, na parang pumunta kayo sa office, parang mas naging nanay kayo? O kaya pag nasa bahay naman kayo, nagiging mas vice presidente kayo? Ako pagdating ko talaga, Ali, sa bahay, ano na ako, nanay mode na ako. Pagpasok ko pa lang sa pintuan namin, nanay na ako. Ang pinaka-office lang na nangyayari sa bahay, ngayong pandemic, kasi maaga nga ako umuwi eh. Mga 5-6 o'clock in the evening, nandyan ako. So yung lahat na hindi ko natapos na trabaho dito, dala ko. Dala ko sa bahay. So during the pandemic, lagi akong maraming dalang trabaho. So sila nasanay na, pero ako tinatrabaho ko 'yon pagtapos na kami mag-dinner. Minsan kasi nagsisimba kami online. So tapos na 'yung pagsimba namin online. Pag tapos na lahat na family activity, dun pa lang ako mag-uumpisa ng trabaho. So 'yun lang 'yung aking working na ginagawa sa bahay. Dito naman sa office, kahit very busy ako, meron din akong chores. Meron akong chores na, halimbawa, lalo ngayong pandemic kasi si Trisha lagi nasa duty, tapos si Aika bihirang lumabas ng bahay, work from home siya. Kung mga marami nang wala, halimbawa, wala ng kape, wala ng ganito. So ako na, sasabihin ko, sige, pagkaalis ko galing sa office, dadaan ako sa kung saan nabilihan, mabibili ng gamot. Yun yung mothering na ginagawa ko while here. Meron bang nangyayaring ano rin dyan ma'am, parang counseling minsan o kaya may nagpapatulong ba sa love life nila, ganyan, sa opisina niya? Marami. Actually, updated ako sa personal na buhay ng mga marami. Hindi naman lahat, pero marami akong alam na personal details pagdating sa staff. Yung mga bagong break, yung mga may bagong boyfriend, yung may sakit yung parents, o yung anak, kalimbawa may baby. Ano nga, Ali, eh, before the pandemic, marami kami dito, may batch ng mga baby dito. So, ina-encourage ko nga sila na parang may day in a week na dadalhin nila dito yung mga bata. Tapos nag-prepare kami ng room, parang playroom na ang mga nanay habang nag-work, yung mga anak nila pwedeng maglaro doon. Ang problema lang, nag-pandemic. So, hindi namin siya natuloy-tuloy. Pero tingin ko kasi mahalaga na, alam mo yung detalye. Mahalaga, alam ba, walang tao dito sa office na hindi ko kilala.
Siguro pag ngayon lang ng pandemic, kasi minsan may surge hires kami, yung hinahire mo lang for a particular period of time. Yun yung hindi ako masyadong familiar. Pero yung taga-OVP talaga, lahat ko kilala. So, more or less, mas personal din yung relationship. Parang pamilya na nga rin dyan, ma'am, ano? And ano, feeling ko nga, baka may mga, wag na rin natin pangalanan, pero baka may mga nagka-inlaban na rin siguro dyan sa loob. Pero wag na po nating puntahan yan, ano? Pero alam ko po, ma'am, ano, yun niya, parang ano na kayo dyan, family na kayo, ano? Kaya nga po, yung tanong ko po sa inyo, nakikinig po ang mga kasamahan nyo ngayon sa Office of the Vice President. Kung may isang paboritong tao lang po kayo sa opisina na gusto nyong i-shout out ngayon, isa lang po ang pwede. Sino po siya? Siguro si Ate Yoli. Si Ate Yoli. Kasi siya yung utility na aside dito sa opisina ko. So siya yung tagadala ng aking salamat. Siya yung tagadala ng aking. Yung lahat kong pangangailangan. Siya yung naglilitis dito. So siya yung aking ano. One time nga na quarantine siya one time kasi na-expose siya eh. Hindi naman siya nag-positive pero na-expose. Parang ramdam ko na wala siya. Shout out kay Ate Yoli, mabuhay ka. No, ikaw ang key sa bawat araw ni Ma'am sa kanyang. Si Alice ano din kasi may naka-assign din sa akin na close in, 'di ba? Ito yung close in staff na kasama ko all the time. So sa akin yung naka-close in sa akin, palitan si Sab saka si Ina. So kung may days na si Sab yung naka-duty, may days na si Ina yung naka-duty. So sila yung pinakakasama ko talaga. Yun. Iba po to si Ate Yoli, ma'am, kay Ate Yoli ni Pinoy noon. Iba. Nagkataon. Nagkataon. No, akala ko naman si Ate Yoli nandiyan na sa inyo. Pero si Ate Yoli ni Pinoy kasama niya na even before he became president, 'di ba? Si Ate Yoli naman naabutan ko na dito sa OVP. Ay, okay, nag-carry over na po siya diyan. Mm-hmm. Opo. Nako, siguro nakangiti ngayon yung mga nasa OVP na nakikinig ngayon. Sensya na kayo, hindi kayo na shoutout ni Ma'am. Si Ate Yoli lang ang ating ano, ating number one. No, Ma'am, iniisip ko rin kasi yung mga activities niyo diyan sa OVP, Ma'am, eh, no. At alam ko, nakikita ko rin sa mga post niyo. So, sa pagbisita niyo sa pinakamalalayong lugar sa Pilipinas, mm-hmm, o sa yung tinatawag natin sa laylayan, ano. Meron po ba kayong isang kwento na naaalala na pinaka tumatak at tumalab sa inyo? Napakarami, Ali, kasi ang pinupuntahan namin yung mga may kailangan talaga, di ba? Halimbawa, may isa kaming klaseng project na nagbe-build kami ng mga dormitories. Mga dormitories sa loob ng mga high school campuses. Sa mga lugar na ang taas ng dropout rates. Tapos yung reason kung bakit ang taas ng dropout rates, kasi sobrang layo ng school sa bahay ng mga estudyante. So, ang mga kwento na nakukuha namin na, halimbawa, meron na mga 21 years old o 23 years old na high school pa din. Tapos ang kwento nila, dropout sila ng dropout kasi hirap talaga sila para pumunta sa school. Mga 3-4 na oras, one way. Tapos bukid yung dinadaanan, maraming ilog yung iko-cross. Yung mga kwentong ganun na yung nakakatuwa sa amin kasi with the dormitory, mas nagiging possible na matatapos sila on time. Kasi hindi na sila makikibaka doon sa paglakad. Marami actually itong mga IP communities na pinupuntahan namin. Halimbawa yung sa Marawi o sa Basilan o sa Lake Cebu. Ito yung mga nagwi-weave sa labas lang ng bahay nila. Na expose sila sa elements, yung ulan, yung hangin, yung init. Tapos halimbawa ngayon sa Basilan, nagbe-build kami ng weaving center para meron silang lugar. So yung mga kwento talaga, Ali, yung pag narinig mo siya at nakatulong ka. Yung trolling na nakukuha namin dito sa Maynila, suddenly hindi na siya mahalaga. Hindi na siya mahalaga kasi ang iisipin mo na lang, sila pa ba po problemahin ko? Na mas malaki yung problema ng mga nasa communities kaysa sa atin. Mm-hmm. So tumulong na lang tayo. So, para sa amin, nakakatulong siya. On a very personal level, nakakatulong din
hindi lang kami nakakatulong, pero sila nakakatulong din sa amin to make sense of what is really important. So, yun yung namimiss namin ngayon. Yun yung namimiss namin ngayong pandemic. Kasi, syempre, ngayong pandemic, while nasa labas din kami, most of the time, ibang kwento naman. Opo. Ano po ba, ma'am? Kasi bilang, yun nga po, no, nagkaroon kayo ng pagkakataon na mas makaikot, mas makakilala ng iba't ibang Pilipino. Samantalang marami dito sa Manila, ay nakakulub lang kami dito, no, na nakaharap sa social media. Meron po ba kayong ano rin, parang natutuhang tungkol sa mga Pilipino, katangian natin, ugali natin, pag-iisip, o kung ano man, na posibleng hindi nakikita ng mga hindi nakakaikot? Yung sa akin, yung pinaka-common siguro, Ali. Ang pinaka-common, ang Pilipino basically matulungin talaga. And hindi nagmamatter yung status in life. Gusto ko sabihin, totoo, marami nagdo-donate dito sa office namin, pero ang hindi nakikita ng iba, na marami dun sa mga nagdo-donate namin sa amin, paminsan ang dinonate 50 pesos, paminsan ang dinonate 100 pesos, tapos yung kahit yung 50 pesos, para nag-bleed sila ng grabe para lang makapag-donate. Gusto ko sabihin, hindi sila may kaya sa buhay. Kailangan din nila yung dinonate nila, pero binibigay pa din nila para lang makatulong sa iba. And napakarami ng ganun. Mm-hmm. Halimbawa, yung may mga OFWs na dinonate sa amin yung kanilang clothing allowance na dapat sana binigay na yun sa family. Merong iba, driver, na maghihingi pa sa'yo ng paumanhin. Na yung before to the pandemic, yung may mga projects kami, merong hihingi ng paumanhin, sorry po, ito lang yung napadala ko. Gusto ko sana mas malaki yung ipadala, kaya lang kulang yung boundary ko. Pero gusto ko lang po makatulong. So yun yung hindi nakikita. Mm-hmm. Yung hindi nakikita na ang daming Pilipinong ganun. Na despite yung kahirapan, ang naiisip pa din makatulong sa iba. Opo. Ang sarap pakinggan yan, ma'am. Ano kasi po, parang yung nangyayari ngayon kapag titingin ka nga sa social media, sa mga balita, parang, or maraming mga maririnig ka na para bang na-highlight yung masasamang ugali ng mga Pilipino at parang, ito ba talaga tayo? Samantalang, alam, yun nga po, kaya mahalagang marinig ng mga tao na maraming Pilipino at yun nga eh, karamihan pa sa kanila yung mga pinaka nangangailangan. Sila pa yung makikitaan mo mga katangian na nagbibigay at tumutulong. Mm-mm. So, mahalagang maiano yun talaga, ma'am, no? Maikwento at malaman ng mas maraming Pilipino para tayo mismo ay hindi tayo mapanghinaan ng loob or tayo mismo masama na yung tingin natin sa mga sarili natin. Ano, Ali? Halimbawa, pag tiningnan mo kasi yung social media, ang daming trolls, ang daming nag-aaway, parang yun na yung mundo ng marami. Opo. Pero actually, pag bumaba ko on the ground, mas marami yung apolitical. Mm-mm. Mas marami yung wala naman pakialam sa politika. Opo. Mas marami yung ang problema niya yung pang-araw-araw. Na wala naman siyang panahon para makipag-away. Mm-mm. So yung sa akin, ang pinaka-lesson nun sa akin, ang public officials talaga kailangan bumababa. Bumababa on the ground. Kasi yung tunay na nararamdaman ng mas nakararami, wala naman sa social media eh. Marami naman tayong mga kababayan na wala sa social media. Ang iba kahit may Facebook, ang tinitingnan nila hindi naman yung away ng mga politiko o ng iba't ibang grupo, pero source of entertainment lang. Maraming ganun. Maraming ganun ng mga communities na talagang ang pakikipaglaban niya everyday para itaguyod ang pamilya niya. And pag nakikita mo yung difficulty, yun yung lesson na binibigay ko sa mga staff namin, na kailangan bumaba kayo. Kasi doon nade-develop yung empathy. Doon mo nade-develop yung empathy. Yung empathy hindi naaaral. Yung empathy, you live it out eh. Di ba? Yung empathy, pakiramdam siya, hindi siya something cerebral.
So, mahalaga talaga yung bumababa kasi ang nakakasalamuha mo, yung pang-araw-araw na kwento ng ordinaryong Pilipino at ang daming inspirasyon na makukuha sa kanila. Yung, alam mo yun, alibawa, minsan kasi kung masyado lang tayong tutok sa sarili natin, ang feeling natin, ang dami ko ng problema, hindi ko na talaga kaya, bakit ganito? Pero pag bumababa ka kasi on the ground, suddenly yung mga problema mo, walang sinabi sa problema nila. Na magigilty ka na ano ba yan, na walang sinabi yung problema ko sa kanila, and yet ang dami kong reklamo. So sa akin, ano siya, mas very humanizing sa akin yung experience on the ground. And I think, mas naging better public servant ako dahil doon. And hindi lang sa akin. Hindi naman kailangan elected ka eh para subukan mong gawin yon. Kasi kahit yung mga regular na mga staff namin dito, binibigyan talaga namin ng pagkakataon makaparticipate sa lahat na community work namin. Kasi life-changing for them eh. Mm-hmm. So yun naman siguro yung takeaway ko. Opo. Ang ganda lang nung ano eh, nung yun niya eh. Pag nakukulub ka kasi dito sa ano eh, no? Sa sarili mong mga problema lang o kaya sa social media, nakakalimutan mo yung realidad sa labas. Totoo. And yun niya, ang ganda po nung sinabi niyo ma'am na ano eh, yung empathy ay hindi naaaral. Nararamdaman siya. And mararamdaman mo yun kapag bababa ka nga at makikisalamuha ka, makikidanas ka sa mga ibang tao na iba sa buhay at realidad mo. Totoo. At malaking bagay yun. Malaking bagay yun, Ali. Example ko lang siguro sa iyo. Ang isang malaking problema ng gobyerno, yung bureaucracia, di ba? Yung bureaucracy. Yan ba? Ikaw, nagtrabaho ka sa Malacanang, nakita mo to. Opo. Nakita mo na ang dami namang mabubuting tao, pero yung bureaucracy gets in the way. Yung mga proseso, yung mga dokumentong kailangan. Pero dahil necessary siya, you have to learn to live with it. Pero alam mo, Ali, pag bumababa ka kasi on the ground, hindi mo talaga ito tolerate yung delay. Hindi mo ito tolerate yung delay sa tulong. Mm-hmm. Ito lagi ko itong inuulit na hindi to original sa akin, pero yung huwag ka nang magreklamo na mahirap. Ang tanungin mo na lang kung kailangan. Kasi kung kailangan natin yung gawin. Tapos kung tutulong na din lang tayo, tumulong na tayo ng maayos. So sa amin, halimbawa ngayon, Ali, grabe yung medical assistance na hinihingi sa amin. Parang grabe na yung wait list dahil ang dami talagang dagsa. So hindi kami nakakapag-respond ng mas maayos. So ano ba yung pagpipilian namin para makakatch up kami? Pwede kaming huminto muna, huwag muna kami tumanggap ng mga requests para makahabol kami sa mga, alam mo yun, sa mga nakabinbin. Actually, yun yung proposal, or mag-hire kami. Mag-surge hire kami kasi anyway, ang dami ngayong walang trabaho. Pwede naman kaming makahanap ng konting pambayad para sa surge hire na makakatulong sa amin. Pero hindi mo pwedeng hintuin yung pagtulong kasi yung need nandyan. So, kaya ko siya pinapoint out kasi yun yung difference na kung bumababa ka. Kasi halimbawa, gobyerno kami. So ang gobyerno, hindi niya sasabihin sa tao na hindi kita matutulungan kasi ang hirap na ng ginagawa namin. Hindi pwede yun eh. Ang gobyerno nandito para gawin namin yung kailangan mo. So kahit mahirap yan, kailangan namin gawin. Kasi yun yung aming mandato. So iyan kasi mararamdaman mo yan pag lumalabas ka. Pero pag nasa opisina ka, nagbabasa ka lang ng report, paano mo mararamdaman yung urgency? Kung nasa opisina ka lang, ang tendency mo ay hindi ito kasi magastos ito. Huwag tayo dito, i-disapprove natin ito kasi magastos. Pero kung on the ground ka, kahit magastos, pero kailangan, tutugunan mo. Mm-hmm. So, kaya ko lang siya ini-emphasize kasi, di ba Ali, sa Ateneo halimbawa, meron kayong mga immersion, di ba? Pag-college. Napakahalaga nun. Mm-hmm. Yung immersion mahalaga kasi binibigyan kang pagkakataon na makita yung everyday na problema ng ordinaryong tao. And sa amin, ganun din. Ngayon na nasa OVP ka na, kahit sabihin mo, ang trabaho mo nasa accounting,
ang trabaho mo nasa budget, magbe-benefit yung opisina kung bumaba ka din on the ground. Mabigyan ka ng pagkakataon. Kasi halimbawa, pagdaan ng mga papeles sa'yo, pag galing ka na sa ground, mamadaliin mo na yun. Kasi alam mo kung gaano ka-urgent eh. Pero kung ang inaasikaso mo lang yung papeles, ayun, yung bureaucracy, yun na yung makakaantala sa servisyo. Pareho na lang tayo sa iba pa mga opisina. So, sa akin mahalaga yun. Opo. Tinatry kong basahin, ma'am, yung mga iniisip ng tao na nakikinig ngayon eh. Feeling ko, ma'am, ang tinatanong po nila ngayon ay ano eh, may opening po ba kayo dyan sa OVP? Pinapost namin, Ali, yung aming opening. Actually, yung sinasabi ko sa'yo, medical assistant, real time yon. So, magkakaroon kami ng opening for surgeries para lang makahabol kami doon sa mga ano namin, sa mga delays. Ayun, so sa mga gustong tumulong at ano, ako kasi ma'am natutuwa lang ako eh, yung sa pananaw nyo na yun na lumabas at dumanas, hindi lang kayo mismo pero yung mga kasama nyo sa opisina, no? Napakahalaga nga no, na hindi tayo nakukulob at meron talaga tayong first hand experience sa labas. Tapos maganda rin tong may ninota kong isa ma'am na ang gandang linya na sinabi nyo, yung natungkol din to siguro sa pamumuno nyo, yung wag tanungin kung mahirap, tanungin kung kailangan. Mm-hmm. No? Ang hirap kasi kapag pinangunahan mo na kagad.